Pinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang pista ni Saint Mother Teresa na kinilala noong pamang nabubuhay bilang isang living saint. Nakilala ang Nobel Prize laureate dahil sa kanyang malasakit sa mga may hirap at may sakit. Siya ang tagapagtatag ng Missionaries of Charity na sasalukuyan ay mayroon ng kumikit-kumulang 5,000 miyembro. 27 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang sikat na tagapagtatag. Patuloy pa rin ang legacy ni Mother Teresa sa walang pagod na pag-aruga ng mga sawing palad sa pamamagitan ng kanyang kongregasyon at mga naiwang miyembro. Hindi alintana ang mga balakid at paghihigpit ng anumang gobyerno. Patuloy ang pagsisilbi ng Missionaries of Charity sa lahat ng dako ng daigdig. September 5, 1997, nang mamayapa ang santa na humikayat sa tanan na hanapin ang mukha ng Diyos sa mga dukha at mangma. Kinilalang banal si Mother Teresa dahil sa milagrong pagpapagaling sa tumor sa tiyan ng isang nagangalang Monica Becerra na taga Calcutta. Dahil dito, iprinok lamang biyata ang madre. Noong October 19, 2003, December 17, 2015 naman, nang isa na namang himala ang naitala na naganap sa pamamagitan ni Mother Teresa, ang pagkalusaw ng tumor sa utak ng isang taga-Brazil. Muling binigyan ng Nihil Obstat ng Congregation for the Causes of Saints ang di may paliwanag na pangyayari para sa kanonisasyon ng Saint of the Slums na naganap noong 2016. Sa parangal kay Mother Teresa bilang santa ng simbahan, hindi na nahimik ang mga kritiko. Kinilalang matalik na kaibigan ni Saint Pope John Paul II ang santa. Gayunman, para sa ilan, isang senyal ng kontradiksyon ang madre sa di malinaw na pagtutuos ng kwenta ng mga donasyon at kakulangan sa programa upang maibsan ang paghihirap ng mga dukha. Marami ang hindi bilib hanggang sa kasalukuyan kay Mother Teresa dahil sa pananaw nito ukol sa aborsyon at pagpipigil sa pagbubuntis. Pinaratangan ng pintakasi ng mga dukha bilang ipokrita o papagkunwari sa pagpili nito sa pinaka-advanced na gamot sa kanyang sakit sa puso. Sa gitna ng mga paratang, tikom ang bibig ng kanyang mga tagasunod. Sa ganang atin, nananatili ang kuska ng simbahan na si Santa Madre Teresa ay isang banal na madre. Hindi maaring magkamali ang Espiritu Santo. Dumaan man sa madidilim na yugto ang buhay espiritual ng santa, hindi siya nagpatalo o huminto sa pagsisilbi at hindi ito preba na siya ay masama. At tinanggap niya ang mga parangal hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga kawang gawa. Hanggang sa huling hininga, itinaguyod ni Santa Teresa ng Calcutta ang karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Ang lahat ng ito ay bilang tugon ng pag-ibig sa pagkauhaw ni Jesus sa mga kaluluwa. Bagay na dapat nating tularan bilang mga Kristiyano, tagapangalaga ng mga sawimpala. Ipanalangin mo kami.